Hi everyone! Today is another definition day. Ibig sabihin yan, magpapaliwanag ho ulit ako ng isa pang diagnosis. And this time, it's ADHD or Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Sa dinami-rami ng mga disorders, feeling ko isa to sa medyo matunog. Naririnig nyo na po siguro kung ano ang ADHD. Pero sa palagay ko ay marami pa rin maling pagkakaintindi dito o hindi masyadong accurate ang representation nito sa marami. At ang alam kong pinakagustong malaman ng mga tao, especially ng mga magulang, ay yung anak ko ba ay malikot lang o pasaway lang o ADHD na ba to? Kaya tara, usap tayo. Let's get talking. Hello! If you're new here, I'm Teacher Kay and I'm a Certified Speech-Language Pathologist. ADHD. Tulad ng nasabi ko sa intro, this stands for Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Napaka-importante po ng slash na yan at ipapaliwanag ko yan mamaya. As always, let's start with a medical definition. Ito po ay kinuha ko sa DSM-5 or the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Edition 5. This says that ADHD is a persistent pattern of inattention and or hyperactivity impulsivity that can interfere with functioning or development. Now, it seems like that statement sounds so simple kasi unang-una, ang ikli naman, yun lang ba ng definition? But of course, lahat po yan ay may subspecification pa. So, I'm going to try to define for you all the important keywords na naibanggit doon sa definition na yun. So first, let's talk about this persistent pattern. Ang ibig sabihin po nito ay palagi, paulit-ulit na lang. So ibig sabihin yung mga symptoms dapat nakikita natin all the time, hindi yung paminsan-minsan lang. At actually, ang isa sa mga pinaka-importanting tinitingnan nila na ay ang behaviors na tinitingnan natin ay nangyayari within a 6-month period. Now, about the behaviors in question, ang mga keywords po sa ating definition ay inattention, hyperactivity, impulsivity. So I will try to give examples of each one para mas klaro sa inyo what these all mean and what to watch out for. Kaya siguro isa to sa mga pinakamahirap i-diagnose kasi paano mo nga naman nalalaman, kasi lahat naman tayo nahihirapan sa iba't ibang bagay, paano natin malalaman na nahihirapan to the point of nare-reduce na yung quality of their aspects of life? So what are those aspects of life? Pwedeng home life, pwedeng self-care, pwede sa school, sa work, sa social life, making friends. Now let's talk about the first keyword, which is inattention. One of the ways that we can see inattention is kunyari hindi makapirmi sa isang activity or sa isang task ng matagal. Hindi makatapos ng libro, hindi makabuo ng puzzle or something that requires some sort of patience. Maaaring nahihirapan sumunod ng mga instructions. Kunyari, bigyan mo ng instructions, tapos isang parte lang nung magagawa niya. Kasi masasidetrack siya dun sa ginagawa niya. Hindi na niya maalala, ay, nalimutan ko meron nga pala yung detaling yun. Pwede rin madalas makalimot ng mga gamit nila. So, yung mga laging nakakawala ng mga pencil, or buong pencil case, mga wallet, cellphone, eyeglasses, mga ganyan. At talagang ayaw nilang gumagawa ng mga bagay na kailangan medyo mahaba-habang pagtutuunan ng pansin. So yan yung mga schoolwork, homework, ganyan. Kapag medyo mga matatanda na yung pagsusulat ng thesis. Well, syempre, sino ba namang nag-enjoy nun? Minsan sa sobrang pagka-ayaw nila sa mga ganyang activities, iniiwasan na lang nila. So, iilan lang po yan sa mga examples of symptoms of inattention. Ngayon naman, magbibigay ako ng symptoms of hyperactivity and impulsivity. So, yung hyperactivity po, as the name suggests, ay parang kailangan laging gumagalaw yung bata. So, kaya so, daliri nila, kailangan lagi nilang tinatap on somewhere, or sa upuan nila, parang hindi sila mapakali, parang kitikiti. Or baka nga, sa sobrang nakikitikitin na sila sa upuan nila, minsan tatayo sila lang tatayo. So, very short ang kanilang sitting span. May mga iba naman na hindi kailangan yung katawan ang medyo restless or kailangan laging gumagalaw. Yung iba, ang presentation nila ay sobrang magdadadaldal. Hindi sila matigil pagsasalita.
Meron rin mga ibang tao na hindi makapag-wait to take their turns. So ito yung mga laging habang may nagsasalitang iba, mag-i-interrupt sila dun sa nagsasalita. Or yung mga bata sa school na parang nagtatanong pa lang ng teacher, hindi pa tapos yung tanong pero alam na nila yung sagot, i-blurt out na lang nila yung sagot, imbis na maghintay silang tawagin sila. Yun naman pong impulsivity ay kapag yung mga bagay na ginagawa na hindi masyadong napag-iisipan, and this has high potential for danger. Kasi sa bata, ito yung parang tatawid ng kalye na hindi muna titingin left and right. Di nila maiisip na baka mabangga sila. Pwede rin ito yung mga batang habang naglalaro, nakikita nilang yung laruan na gusto nilang laruin, nilalaro pa ng ibang bata. Pero hindi niya maiisip yon at ang impulse niya, kukunin lang niya dun sa bata. So maraming beses nakakapag-start ito ng mga away. Ngayon na na-define ko na lahat yung mga keywords doon sa ating statement, here are some things to consider. Iilan lang to sa mga maaaring presentation ng inattention, hyperactivity, and impulsivity. Pero out of all of those, merong required number na kailangan makikita ng doktor bago nila masabi na ADHD ito. Other considerations include na dapat itong mga symptoms ay lumabas bago pa sila mag 12 years old. So mula pagkabata pa lang dapat may mga napapansin na tayo. At marami pong ibang disorders na merong similar symptoms. Kailangan rin bago masabing ADHD ay walang ibang mental disorders that could better explain this. It's also so important to note yung sinabi kong slash sa simula, diba? It's attention deficit slash hyperactivity disorder. That slash means so much. So para lang po klaro, bago masabi na ADHD po yan, kailangan makakita ng symptoms of both inattention and hyperactivity impulsivity. Pero yung isang aspeto ay maaaring mas kapansin-pansin than the other. So you could be predominantly inattentive, or yung mahilig mag-daydream, yung hindi lang masyadong maka-focus or maka-organize ng thoughts, or you could be the predominantly hyperactive type, yun ang mga parang kailangan galaw ng galaw lagi. Another important consideration is dapat present po ang mga symptoms in more than two settings of life. So hindi pwedeng sa school lang lumalabas yung symptoms, or sa work lang lumalabas. Dapat at least two. So, dapat nakikita natin either sa bahay at sa school, sa bahay at sa work, etc. Dapat talaga makakita ng clear evidence na reduced yung quality of work ng isang tao dahil sa mga behaviors na ito. Now, to answer the question, what causes ADHD? So, pinapanganak po ang mga taong may ADHD na. May nakikita din silang link with the usual environmental factors like yung pagbubuntis ng nanay, kung nagsisigarilyo or uminom ng alcohol habang nagbubuntis. But what's important to note is that you cannot cause ADHD by things that you do to your child. But, kung ang bata ay pinanganak ng may ADHD, there are things in their environment that could trigger or exacerbate, meaning maaaring kapag gawin ito ay lumala ang mga symptoms and behaviors of ADHD. Kasama na ho dyan ang screen time. Now, let's talk about some statistics. About 5% of children worldwide are diagnosed with ADHD. More boys are diagnosed with ADHD than girls. And nung nakikita nilang trend is sa mga babae, they have the predominantly inattentive type of ADHD. That makes it doubly hard for girls to be diagnosed also because they don't usually present with the usual, yung mga hyperactive behaviors. Now, why is it important to diagnose ADHD? Aside from the obvious na maaapektuhan yung development ng bata, so it's possible that their function will be limited compared to other children kapag hindi po na-diagnose at natulungan yung bata. There's also a high rate of incidences na yung mga unmanaged ADHD ay nagkaka-antisocial behaviors, nagkaka-anxiety and depression. Ito rin yung mga nagiging likely to have addictions, whether to video gaming or to drugs or to alcohol. At malaki rin ho yung rate of suicide attempts. So I think one compassionate way of thinking about this is seeing na, okay, ako, I think I'm neurotypical, though hindi naman ako nagpapa-check pa. Pero mabilis din akong ma-distract. Minsan, mabilis din ako mawala ng interest sa mga things na mahirap. Minsan, nare-restless din ako. But as a neurotypical person, isipin ko na lang,
kung ako nahihirapan na sa mga behaviors na yon that sometimes makes me want to not continue doing something, imagine na lang yung mga people with ADHD. Siguro if it takes me one step to do something, to someone with ADHD, taking that one step may be equivalent to 5 steps. So imagine living life na ganun kahirap yung mga pang-araw-araw na gawain. So kung nakakapansin po ng mga ganitong behavior sa inyong anak or sa inyong sarili, it's never too late to get diagnosed. Please have them checked, have them assessed para mas maintindihan natin what is causing their difficulties. Once we know what is causing the difficulties, mas mabilis po nating mabibigyan ng solusyon at matulungan yung mga kailangang matulungan. And of course, because it impedes development, kasama po dyan ang speech and language. Kaya marami rin po akong kliyente na may ADHD. In some of the pediatric cases that I've had to handle, nahihirapan po talaga silang mag-pay attention. So usually kapag maaga nating nakita at maaga nating maaagapan, ay we start with occupational therapy to improve the working behaviors of the child para mas maka-attend, maka-focus, at ma-maximize natin yung benefits of speech and language therapy. So if there were any of you out there na nagdududa about yourself or about your children, I hope that this was helpful. If you did find it useful, please share it and I would really appreciate seeing your thumbs up. And if hindi pa po kayo subscriber and you think that this kind of information will be beneficial to you, please click that red subscribe button and I would love to have you in our community. In my next video, I've invited someone to talk about their ADHD diagnosis. Pero dyan po muna tayo magtatapos. So happy talking and mabuhay!